Magandang araw sa inyo mga bata. Ako nga pala ang inyong lingkod na si Binibining Rosemary B. Cabanzag. Kasama ko ngayon ang aking partner, walang iba kundi si Binibining May Bugina. So bago natin simulan ang ating talakayan ngayong araw na ito, tayo muna ay panalangin at damhin ang presensya ng ating Panginoon. Panginoon naming lahat, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong binigay niyo po sa amin, bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa mga knowledge at pagkain na binibigay mo po sa amin, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon, at gabayan mo po kami, Panginoon, sa aming mapag-aaralan ngayong araw na ito, Panginoon. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming tagapangligtas. Amen. So, ano pang hinihintay nyo mga bata? Tara na! Ngayong araw, tatalakayin natin kung ano nga ba ang tamang bigkas sa titik O. Tara, simulan na natin. Paano nga ba ang tamang bigkas ng titik O? Upang mabigkas ng mabuti ang titik O, kailangan nakahugis bilog ang iyong hunganga upang mabigkas mo ito ng mabuti. Ganito mga bata, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba ang tamang pagbigkas sa titik O. 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 Kayo nga mga bata, tama. Ang binigkas nyo ay tama. Ngayon naman, lahat ng nakikita nyo na may letrang O sa mga letrang ito ay bilugan nyo. Tama! Lahat ng binilugan nyo ay titik O. So, natapos nang may paliwanag sa inyo ang titik O na may tunog na O, O, O. So, dumako naman tayo sa tamang pagsulat sa letrang O may tunog na O, O, O. So, alam niyo na ba mga bata ang tamang pagsulat sa letrang O? Kaya, tara na't samahan ninyo ako. Ang una nating gagawin ay pumunta sa itaas, gagawa ng bilog, pababa, at pataas. Ayan, ulitin nga natin mga bata. Magsisimula sa itaas, gagawa ng bilog, pababa, at bilog pataas. Ayan, napakagaling! So, paano naman isulat ang maliliit na letrang O? So, ganun pa din mga bata. Magsisimula tayo sa gitna, gagawa ng bilog pababa, at pataas ng bilog. Ayan, napakagaling mga bata! Ulitin nga natin. Nagsisimula sa gitna, gagawa ng bilog pababa, at bilog paitaas. Ayan, napakagaling mga bata. Tayo ngayon ay pumalakpak dahil napakahusay ang inyong ipinakitang kooperasyon. Magaling, 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 magaling! Wow, napakahusay! So, dumako naman tayo sa mga halimbawa na nagsisimula sa letrang O. Kaya, tara na at tukasin. Ostya. 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 Tama. Ito ay ostya na kung saan binibigay ng mga pari sa mga tao pagkatapos ng misa. Ang susunod naman ay okoy. Okoy. Kayo nga mga bata. Tama. Ang okoy ay isang uri ng gulay na kung saan ay hinahaluan ng itlog at harina upang maging isang okoy. Masarap at masustansya ito, lalo na pag sinasawsaw mo sa suka. Susunod, oregano. Oregano. Kayo nga mga bata. Tama! Ang oregano ay isang uri ng halamang gamot. Ang susunod naman ay orange. Orange. Kayo nga ulit mga bata. Tama! Ang orange ay isang prutas na kung saan
karamihan sa mga bata ay paborito ito. Ang susunod naman ay oblong. Oblong. Kayo nga mga bata? Tama! Ang oblong ay isang uri ng hulog. Obispo. 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 Kayo nga mga bata? Tama, napakahusay. Ang obispo ay isang katawagan sa mga pare o namumuno sa simbahan katoliko. Ang susunod naman ay ang tinatawag nating ospital. Ospital. Kayo nga mga bata? Tama, napakahusay. Ang ospital ay isang bahay pag-abutan o kung saan dito dinadala ang mga taong may sakit o karamdaman. Okra. 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 Kayo nga mga bata? Magaling! Ang okra ay isang uri ng gulay na kung saan ito ay madula pero ito'y masustansya. Orchid. 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 Kayo nga mga bata? Magaling! Ang orchid ay isang uri ng halaman na kung saan ang kanyang bulaklak ay napakaganda. Oman. 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 Kayo nga mga bata? Napakahusay! Ang Oman ay isang bansa sa timog kanlurang bahagi ng Asya. Sa timog silangang pampang ng peninsulang Arabo. Kaya mga bata, dito muna tayo nagtatapos sa ating aralin ngayong araw na ito. Lubos puso kaming nagpapasalamat sa inyong kooperasyon at pakikinig. Hanggang sa muli mga bata, salamat! Paalam!